mga batang sa halip na pumasok sa school, sa bahay na lang talaga nag-aaral? Aba, ano ba itong modern homeschooling? Homeschooling, ito isang paraan na pagtuturo sa bata kung saan ang parent siya yung teacher. Tapos, yung lessons na tinuturo sa school, yun din yung pinag-aaralan. At maganda pa rito, mas may values pa na madadagdag as lessons. So, not only academic, but also values-oriented and even life coaching. So, yung values ng parents, yung paniniwala niya, may papasa niya sa anak niya. Benefits ng homeschooling, number one, yung bata protected from any bullies, protected from any bad influence. Tapos morally nga, yung values ng parents, may papasa mo ng maayos, ng mas matibay. Cost-wise or financially, marami kang matitipid. Walang baon, walang uniform, walang brand new shoes every year, walang gas expense sa hatid sundo. Lalo na yung time, nakakasave ng time kasi sa homeschooling, one-on-one lang siya. Paano ba talaga mag-homeschool? Okay, number one, sino ba ang teacher? Ang teacher dito, yung magulang. Okay, ito yung paano daw natin alagaan yung mata. So, number one, ano sabi? And vegetables like carrots, squash, and other fruits rich with vitamin A. Tapos, ano bang pinag-aaralan? Ang pinag-aaralan dito, kung ano yung lesson din sa eskwelahan, or pwedeng yung magulang din ang mag-decide kung ano ituturo sa anak niya. So, ginagawa ko para hindi boring yung math. Games ang, ito yung lessons nila. So, multiplication, kasi grade school na sila. So, example, yan. Tapos may sound yan. So, ganyan. 5 times 5. 9 times 3. So, yung anak ko, lagi siyang nag-enjoy dyan. So, yan din yung assignment ko. So, imbis na sa libro, yan na lang. Colorful, interactive. Yung location naman saan nagtuturo, sa bahay tayo. Pero hindi lang kahit saan sa bahay. So, recommended ko may study area. I also use the computer to teach my kids para mas interesting tsaka interactive. 3 learning styles of kids. Number 1 is visual. 2 is auditory. 3 is kinesthetic. So, visual, ibig sabihin yung bata, mas natututo siya pag nakikita niya. So, kailangan may visual aids ka, may pictures, may video, may movie tungkol sa subject na yon. 2, yung auditory, yung bata, mas natututo pag naririnig niya. So, example, ABC, mas madali sa kanya kung kakantahin niya. Or marinig niya yung kanta. 3 is kinesthetic, mas okay sa kanya kung hands-on siya. So, example, ABC, pwedeng sign language ng A, sign language ng B, o kaya may games ka tungkol sa ABC. This is a sample of the textbook na recommended ng Homeschool of Asia Pacific. Personally, ako po yung pumili nito kasi example po, very colorful siya. Yan. So, mas maingganyo yung bata na mag-aral kesa sa black and white na paper na papansin nyo sa regular schools. Actually, yung homeschooling, very healthy siya socially sa bata, socio-emotionally. Dahil yung bata, lagi siyang secure na minamahal siya ng parent niya. Kasi yung attention, yung time na binibigay ng parent sa anak, nararamdaman niya na important siya. Tsaka bonding yun, bonding time. So sa akin, mga anak ko, close kami kasi ako nagtuturo sa kanila. Kesa ibang tao yung nagtuturo sa kanila. Diba? Mas, sabi nga ng anak ko, mas masaya siya dahil ako yung nagtuturo. Tapos, dahil socially secured sila, hindi sila insecure na hindi pinapansin ng parents, walang time yung parents, ganyan. Kayang-kaya nilang mag-reach out sa ibang mga bata. So, dati sila, nung mga preschool sila, ginagawa ko, pinapunta namin sila sa playground, sa mga restaurant, sa mga fast food chains, diba? May mga playground.
babalik sila sa akin, sasabihin, Mami, may bagong friend kami. Ganon. So, natutuwa ako. Very socializing pa nga sila eh. Very loving pa, friendly. Dahil wala silang problema emotionally tsaka psychologically.